na inaaning kritisismo at banta ng destabilisasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naghayag naman ng suporta ang mga Datu at Sultan sa Mindanao sa kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa unang pagkakataon, nagsama-sama sa Davao City ang mga Datu at Sultan sa Mindanao. Kasama din sa pulong ang cabinet members ng iba't ibang royal houses. Isa sa layon ng pagtitipon ang paghahayag ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nahaharap sa mga kritisismo at banta ng destabilisasyon. Yun ang gusto namin sa akin doon, na hey, tignan nyo kami dito sa Mindanao. Sabi nyo, hindi kami magkakasama. Ngayon magkakasama kami and we're supporting the President Duterte. Ang mga kritiko kay Presidente, ang mga taong ayaw ng katahimikan, iyan ang bumabatikos sa kanya. Suportado rin ng grupo ang pagsusulong ng Pangulo ng peace process sa hanay ng Moro Rebels at ang war on drugs ng Duterte administration sa kabila ng inaanin nitong batikos gaya ng pagiging ugat umano ng extrajudicial killings. Suportahan natin yan. Na-listen yung crime, bumaba yung crime dahil sa campaign niya sa against drugs. This occasion, as I said, we're proved to the world that the Muslims are united in supporting the President, President Rodrigo Roa Duterte. Nanindigan din ang grupo na sa Metro Manila lang maugong ang usapin ng destabilisasyon, subalit hindi ito ang sitwasyon sa mga lalawigan. Samantala, isang pagtitipon din ng Duterte supporters ang isasagawa dito sa Davao City sa Sabado kasabay ng People Power Anniversary Celebration. Inaasahang nasa 5,000 hanggang 10,000 tao ang dadalo sa Freedom Rally na pinamagatang Defend Our Freedom from Corruption, Crime and Drugs. May anti-rally for the administration. So sa amin, ginagawa namin ito para din malagyan ng ibang pananaw yung tao na ang tao'y nagkaisa para sa Pilipinas. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.